Magpalang araw po sa inyo lahat mga kapatid. Ito na lang po muli si Mr. Virgo Usunong as Commander sa Tornos Tornado sa Pangkalatan. Ang ating pag-uusapan ngayon ay patungkol po sa mga Infernales, sa mga demonyo. So, Mr. Virgo, ano po ba ang dapat namin gawin kapag nakaka-encounter po kami ng ganito? Mga kalaban ng mga demonyo. Actually, hindi naman ligtas ang lahat sa mga ganitong mga bagay, no? Punong-puno ng pagsubok ang mundong ito. At ang mga demonyo ay nagkalat sa paligid. So, sabi nga, this is what we call spiritual battle sa lahat ng mga nakikinig dito ng mga kapatid, no? So, sa mga kumbatero, hindi lang sa mga kumbatero, pati naman ang mga normal na mga tao na sabi ko nga na dumadaan sa matitinding pagsubok, ay hindi po tayo ligtas sa ganitong mga klase ng mga bagay. At ang atake sa spiritual ay laganap sa buong mundo. So, anong dapat natin gawin, Maestro Virgo, kapag ganitong sa iba't ibang karasing aspeto? Sa gamutang spiritual po, sa mga manggagamot, kailangan ay alam nila ma-identify kung talagang ang kalaban nila ay demonyo o infernales. At ang infernales po ay may mga demonyo, may iba't ibang level po yan. May lower rank demon, may higher rank demon, depende po yan. At yan po ay pinamumunuan ng iba't ibang klase ng mga matataas na uri ng mga hari ng mga demonyo na lagi rin silang naririyan at marami silang mga alagad, marami silang mga legions din po yan, mga legions, mga ilang sa batalyon yan, marami silang kasama. So, paano magagapi ang ganito, Maestro Virgo? So, sa tao, kailangan paglabanan mo yan, pero sa mga spiritual na pakikipaglaban, kailangan kompleto ka. Hindi mo sila makakaharap ng basta-basta ng ganun na kakayanin mong labanan kung kulang ka sa aral, kulang ka sa kakayaan sa spiritual. So, sabi nga nila, it takes time at bukod doon wala namang instant na tatalunin mong isang demonyo agad-agad. Sa isang orasyon lamang agad na magic na agad. Yun, hindi, dadaan sa proseso rin, sabi ko nga sa inyo. Ang pagpapasampa, makausap mo yan, gamit ang matitinding sandata, pamarusa, pagkulong, kadena, lahat ng klase ng mga pangwasak ng mga kalasag. So, hindi po biro pakikipaglaban sa mga infernales, sa mga demonyo. Sa mga tao na naririyan na nagtataka, bakit gano'n, may mga bagay-bagay na hindi namin maintindihan. Maaari ang nakaharap niyo mga demonyo o sa ibang mga bagay ay sa tingin niyo natalo niyo sila. Depende po sa klase ng demonyo yan, kung anong klase ng demonyo yan, kung lower rank demon ba yan, higher rank demons ba yan. So, maraming klase ng mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. So, payo ko lang sa inyo sa lahat ng naririyan is paglabanan nyo po yan, lalo na yung mga taong may depression, yung mga taong inaatake sa spiritual. So, kailangan po natin na paglabanan ng mga bagay-bagay. Sa mga manggagamot naman na katulad natin ay siguro at some point ang payo ko sa iba, siguro mas patindihin nyo yung mga sandata nyo, yung kakayaan ninyo, manalig kayo sa Diyos. Kasi ang Diyos ang ating sandigan eh. Hindi sa personal na kakayahan natin, mga kapatid ko, no? Para mas maintindihan nyo. Baka isipin ng ibang tao na makapangyarihan po tayo, makapangyarihan kayo. Hindi po. Mas baling isipin nyo po na ang mga bagay ay pagsubok sa tao, pagsubok sa mga taong naririyan. At it required, sabi nga nila, faith. Kailangan meron kong faith. Saka sa mga kumbatero naman na nakikipaglaban sa spiritual, you need to hold on to your faith. Kasi when it comes to matalo ka nila, mapasokan ka ng takot sa puso't isipan mo, dyan makakapasok, makakapenetrate yung mga kalaban, dyan ka nila matatalo sa ganung bagay. Kailangan maging matapang ka rin at all costs sa lahat ng pagkakataon, maging solido ka, ang pananalig mo sa Diyos, huwag mawawala yon. At sa mga tao naman po na nakakaranas ng ganitong klase ng mga atake, ay huwag po kayong mahiyang lumapit sa mga katulad namin, sa katulad ko rin po na sa tingin ninyo ay mayroong umaatake sa inyo, nagiging alipin kayo ng mga demonyo na ito. Actually, sabi ko nga sa inyo kanina lang, siguro mga umaga, mayroon akong minisyonan, isang babae po siya, na siya po ay alipin ng mga demonyo. So, pinainom ko po ng tubig. Ang lasa po ng tubig ay sobrang pakla. Sabi niya, napakapakla ng tubig. Yung sabihin, demonyo po ang gumagambala. At siya ay may tato na mata sa kanyang katawan. At sabi niya sa akin, gusto niyang tanggalin yun. Ang problema, hinahadlangan yung conversation, kahit nasa video call, no, mahinang signal. Pero ang ginawa ko, remote battle lang, sabi ko nga na talagang spiritual battle, sinikap ko pa rin matuntun yung lugar ng kalaban.
At yung hawa ng Diyos, nakuha natin yung mga kalaban, nakuha natin yung mga lintik na yan. Yung mga lintik ng mga demonyo na yun, yung mga gumagambala sa mga tao. Usually po, may mga tao rin po ba, Maestro Virgo, na naging alipin ng mga demonyo? Yes! May na-encounter kami noon before na grupo ng mga manggagamot din na sinasabi sila yung manggagamot, pero mga huwad na mga manggagamot. Pero ginawa pong alipin at ang kapangyarihan nila galing sa demonyo, lahat ng lalapit sa kanila, ang ginagawa po nung manggagamot na yun ay pinapagahasa po doon sa mga alaga nilang demonyo. Kaya mabuntis yung babae sa spiritual, nanganganak na nanganganak yung mga demonyo, kaya dumadami na dumadami yung demonyo. Kasi ang pinagagalingan ng kapangyarihan ng mga ibang huwad ng mga manggagamot ko no, ay dun po sa mga demonyo na kanilang mga gabay. Yung gamay na demonyo nila ngayon, kaya nagmapaghimala din ng iba, pero binubuntis po yung mga babae na mga naging bahagi ng kanilang grupo. So nakakaawa lang, sabi ko nga sa inyo na meron pag ganun pangyayari na ginawang alipin. Ginawa pong alipin yung ano, ginawang alipin yung mga kababaihan sa ganun. Siyempre, akala nila na pasama sila sa maayos na grupo, pero actually kung spiritual po sayo, sabi ko nga sa inyo, sa kamakatotohanan lang tayo sa pagtulong sa kapwa. Pero hindi yung hahaluan ng kung mga kung ano mang kalandian, mga ligaw-ligawan kung ano man. Siguro naisip ng mga kababaihan, may tsura yung ano, yung speaker nila doon o tagapagsalita at nagiging lapitin ng mga kababaihan. So parang may panghalina. So nangyayari po 'yan. May sabihin ko pag naka-encounter po ng mga ano ganyan, mga demonyo. So yung pagiging exorcist po. Ang magpo-perform ng exorcism, yung mga exorcist ng mga tao, sabi nga na talaga may kakayahan din talaga. Mga kumbatero, kumbatera. Ay hindi po biro ang pakikipaglaban sa mga impernalis. Mas papapayo ko sa inyo, kailangan tibayan yung loob nyo. Hindi rin sapat na matibay yung loob mo. Mahalaga rin yung faith, importante ang faith. Pangunahin yan sa Dakilang Ama. Tsaka kailangan kompleto ka rin ng mga sandata. Tsaka sa ibang mga bagay pa na makakayaan mo sa spiritual. Tsaka ang sa pinaka-primary sandata talaga para ma-defeat mo, matalo mo yung mga demonyo na yan is true panalangin. Taimtim na panalangin po sa Panginoong Hesukristo, kasi in Jesus name, sabi ko nga sa inyo, naging makasaysayan ang pangalan ng Panginoong Yeshua Masiya, dahil po yung mga pangalan po niya na yun ay pantaboy sa mga demonyo yan. Kinakatakutan po nila pag binanggit mong pangalan Jesus. In Jesus name, lumayas ka sa katawan ng tao na yan. So ibig sabihin, takot po sila dyan pag binanggit mo po yan. Ayaw po nilang naririnig yan, kasi nasubukan na nila ang Panginoong Hesukristo before. Kahit si Satanas before, nasubukan niya na kung gano'ng katindi si Panginoong Hesukristo that time nung tinukso niya ito. So talagang hindi niya natapag na pagtagumpayan. So kapag naririnig po ng mga demonyo ang pangalan ng Panginoong Yeshua o Panginoong Hesukristo, natakot po sila dyan. Kumakalas sila, ayaw nilang marinig yan, nabibingi sila pag naririnig nila yan. So lagi ko pong sasabihin sa inyo, ang pinakamahalagang sandata po sa spiritual ay yung tinatawag nilang panalangin. Sa mga taong nakakaintindi po sa spiritual at paglabanan po natin ito, at sa mga tao naman na mga baguhan pa lang at wala silang kamuhang-muhang sa ganitong klase ng mga laban, mas mainam na ipaubayan nyo muna po sa mga taong nakakaintindi, nakakaalam sa matitinding laban. Sabi ko nga, baka pagdating ng araw ay maging maingat din po kayo, kasi hindi biro ang mga kalaban ng mga impernalis, pwede ka nilang matalo. O mga demons na yan, kailangan paglabanan mo talaga yan. So, aatake sila sa pinakaparaan na alam mo na kung saan ang pinaka-weakness mo. Doon sila aatake sa'yo. Magiging vulnerable ka ba? Kung saan ka magiging vulnerable, doon kanila aatakein. Pero sa akin lang, manalig lang kayo sa Dakilang Ama, importante yun. So, sa pangkalatan, mga kapatid ko. Saka, iba-iba po ang kategorya ng mga impernales. May mga kakayahan pong matitindi rin yan. At sabi ko nga sa'yo, iba-ibang level sila. At iba-iba rin ang stages ng kanilang pag-atake. Minsan kala mo, ano lang, simpleng bagay lang, pero huwag ka, sabi nga nila, malala na pala. May mga lumapit din sa akin ng mga kababaihan before na talagang ginagahasa sila gabi-gabi. Meron talagang nagugulat na lamang sila na may pasaan na sila sa katawan, o kaya naman parang ang bigat-bigat ng katawan nila. Tapos, basta, talagang pakiramdam na sila ay sinamantala sa kanilang pagtulog. Sabi ko nga sa ganitong klase ng mga atake, sabi ko nga ay lagi po kayo manalangin. Bago po kayo matulog, manalangin po kayo sa Panginoong Hesukristo. Magdasal po kayo lagi at gabayan po kayo, proteksyonan kayo ang inyong buong pamilya.
At walang iba, kahit na sabi mong sandata man yan, o anong matitinding sandata, tanging panalangin lang po talaga ang talagang sandata na pinakamatinding sandata na kayang tumalo sa mga yan. Naalala ko sa banal na kasulatan before, nagtataka ang mga disipulo ng Panginoong Jesucristo that time. Bakit yung mga demonyo hindi nila kayang magawang mapalayas? Oo, natatawag nila pero hindi nila kayang palayasin. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo kanila, nakasad sa banal na kasulatan yan, ang tanging makakatalo lamang sa mga demonyo, sa matitinding mga kalaban, sa mga infernalis na yan, mga demonyo na yan, ay ang mataimtim na panalangin. Talagang matinding panalangin. Yung talagang mabisa na talagang panlaban sa mga demonyo na yan. So sa lahat ng mga taong naririyan, huwag mo kayong matakot. Kasi pag yung natakot ka, halimbawa ikaw, saka ang pamilya rin po dapat, yung pamilya is ginagabayan din po yung mga taong naririyan na nakakaroon ng mga atake sa ganyan. Mga binibigyan ng palipadhangin, pinapasukan ng demonyo. At sa lahat po ng naririyan na nakikinig sa akin, ito po, magbibigay ako ng konting tulong sa inyo. Ang tulong ko po ay maglabas po kayo ng isang basong tubig sa lahat ng mga naririyan na makikinig sa live na ito, sa video na ito. Ay lagyan po natin ng dasal, sabi ko nga sa iyo, hilingin natin sa Dakilang Ama ang panalangin. Sabi ko nga na kung sino man ang mga gumagambala sa inyo, para malaman po natin kung talaga may gumagambala sa inyo, wala. Ay hilingin po natin ang panalangin, mga kapatid ko, para kahit paano matulungan po kayo. Sa lahat ng naririyan ay magdabas po kayo ng isang basong tubig at dadasalan ko po. Ito po ay sabi nga nila, healing, mas healing sa pangkalahatan, sa paintulot ng Dakilang Ama, sa Panginoong Jesucristo. Ay samahan niyo po ako para malaman niyo po kung mayroong may inkarga sa spiritual o mayroong gumagambala sa inyo o mayroong mga internalis na gumagambala sa inyo dyan o may demonyo dyan. Ay itutok niyo lang po dito sa mismong camera o dito mismo dyan, sa aking kamay, ang isang basong tubig po na pwede nyong inumin. At tikman nyo po kung anong lasa. At pag nagbago po ang lasa ng tubig, ibig sabihin meron po kayong sakit sa spiritual. Yan po ay paunang lunas. At pwede po kayong lumapit sa akin, tawagan nyo po ako, message nyo ako sa messenger. Pag hindi po ako busy, mimisyonan ko po kayo. Huwag ko kayong mag-alala. Tsaka libre pong gamutan. Okay, samahan niyo po ako, mga kapatid, at sa lahat ng naririyan, mapagpalang araw po sa lahat ng mga healing para sa pangkalatan. Ama, sa paintulot niyo po, Ama, o nag-iisang Diyos na tunay, totoo na mabuti taasan sa pangkalatan. Kagalingan sa mga taong naririto, Ama. Mihingi po ako ng kagalingan para sa pangkalatang mga nasabong sanlibutan na ito. Nawa po ang mga tubig na ito na kanilang tangan ay na kanilang iinumin ay magsilbing kagalingan, magsisilbing pambaklas, magsisilbing panesting kung sino ang gumagambala sa kanila, sa kanilang mga taong naririto na nananalig po sa inyo, Ama. Sa paintulot nyo ko, Ama. Sa Tora Reportinet Opera Rotas, in nomine Jesu Christi, Domini Nostri, tuum ipsum, submiti Deo, omnipotens, Yesu Masiya, Yesu Masiya, Yesu Masiya. Sige po, sa lahat ng mga taong naririyan ay pakiinom po ang tubig, pakilasahan nyo po at para malaman natin kung meron pong gumagambala sa inyo. At sana po ay patuloy po kayong manalangin, manalig sa Dakilang Ama. Ako po ay naririto lamang si Maestro Virgo na handang tumulong din po sa inyo sa buong sanlibutan ito. Manalig po tayo sa Diyos, laging naririyan ng Dakilang Ama. Ito po ay mission ko na makatulong din sa mga taong katulad nyo at matulungan din po kayo na gumaling sa mga atake sa spiritual. Walang ibang magtutulungan kundi tayo lang din po. Sa mga tayos pong paggamot dyan, ako naman po ay laging naririyan lamang, i-message nyo lang po ako sa messenger. Sa mga nakakaramdam ng mga kakaiba, bibigyan ko rin po kayo ng mga payo para kahit paano alam nyo po ang mga gagawin ninyo. At muli po, sa buong hani ng Satorians, ako po si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados, na nagtuturo o tagapagturo sa buong hani ng Satorians, ay nagsasabing maraming salamat po sa suporta at pagtitiwala. Suportahan nyo rin po ang aking channel at ang aking Facebook po, follow nyo na lang din po ako doon. Hanapin nyo rin po kung nais nyo magpagamot. Sa mga nais pong magpagamot na walang wala na rin sa buhay, ay naririto lang po ako, naririto lang din kami, ay handa po kaming tumulong sa inyo. Kung sa tingin nyo po ay karapat-dapat kami na tumulong din sa inyo at kailangan nyo talaga ng tulong, ay tutugon po kami sa pangangailangan ninyo at never namin po kayong aabandonahin o inineglect ang aming duty patungkol po sa inyo. Lahat po ay deserving na para magamot sa spiritual at para matulungan din po kayo, para makapamuhay kayo ng
normal at maibalik ang inyong dating buhay sa maayos na pamumuhay. Maraming maraming salamat po at God bless po sa inyo sa lahat. Hanggang sa muli po. God bless us all. Viva Satorians, Viva Satorians, Viva Satorians. Maraming salamat po.